Ngayong hapon pong ito ay panimula rin ang ating bagong tema itong taon na ito. Itong bagong buwan ng second quarter ng taon. Ito po ay pumapatungkol sa doktrina ng tao at ng pagkakalikha ng tao at kung ano ang kalagayan niya sa kanyang pagkakasala. Man in his original state and man in the state of sin. Hango pa rin po ito sa ating pag-aaral o sa tema ng systematic theology at dalangin natin na habang ito inaaral natin, mas makilala natin ang Panginoong Diyos at makilala natin ang ating mga sarili sa biblikal na kaparaanan. Ngayong umaga, ngayong hapon pong ito, ang title ng ating mensahe ay Ang Kaluwalhatian sa Paglikha ng Diyos sa Tao. Ulitin ko po, ang kaluwalhatian sa paglikha ng Diyos sa tao. Naniyayang po lahat na tumayo at basahin natin ang ating haliging salita na matatagpuan sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, talatang 26 hanggang 27. Or in Genesis, chapter 1, verses 26 to 27. Atin pong bigay ng pagpipitangan, paggalang ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang namamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punin ninyo ang inyong mga ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng mga hayop sa nasa ibabaw ng lupa. Binibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagbasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-anim na araw. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ang aklat po ng Genesis or Genesis is literally a historical book. Ito po ay aklat ng istorya ng sangkatauhan. Kaya nga sa English, pag sinabing his story, it's not about the story of man, but it's a story of God patungkol sa kanyang kapangyarihan. At ito pong aklat ng Genesis ay pagpapakita po ng pagkakalalang ng tao, ay ng buong sanlibutan kasama ang tao sa loob ng anim na araw. At sa ikapitong araw, ang Panginoong Diyos ay nagpahinga. At kasama rin po dito ang pagkakatawag kay Abraham at ang pagkakalugmok ng Israel sa pagkaalipin sa bayan ng Ehipto at ang paglaya ng Israelita sa kamay ng mga Ehipto. Ang pinaniniwalaan tradisyonal na nagsulat ng aklat ng Genesis ay si Moses at kasama po dyan yung lima. O kasama doon yung apat pa na mga aklat ng Pentateuch o yung lima na naisulat ng mga aklat patungkol sa historia ng mundo. At ito po ay makita natin na by word of mouth ang paraan ng pagsasalin ng mga istorya kung paano napangyari ang sanlibutan ay hindi ito nailathala hanggang sa panahon ni Moses ng sistematiko. Baaring may mga naisulat, ngunit ang pagkakasistematiko nito ay nagawa sa panahon ni Moises. Ang pinapakita po ng aklat ng Genesis ay hindi lamang yung creation, kundi pati yung redemption sa mga bumagsak sa kasalanan. Ito ay hindi nagtapos sa pagkawasak ng mga tao, ngunit pinakita dito kung papaano ang Diyos ay nangako ng tagapagligtas at sila'y at ang sangkatauhan ay lubusang mailalabas sa pagkatanikala o pagkakulong sa kasalanan. At yun po ay pinatunayan sa New Testament sa pagka
pagliligtas ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa mga hinirang ng Diyos. Ngayong hapong ito, pag-uusapan po natin kung ano nga po ba ang naganap nung naglikha ang Diyos ng sanlibutan at kagaya nating mga tao. At pag-uusapan po natin ano ba yung kaluwalhatian, what is the glory about the creation of man? Ano yung kagilagilalas at kahindik-hindik na tinatawag sa pagkakalalang ng tao? Noong Disyembre 26, 2002, may mga ulat na ng pagsilang ng unang matagumpay na clone ng tao na pinangalan ng Eve. Noong panahon na iyon, ay katatapos lamang ng selebrasyon ng traditional na Christmas. At kinabukasan, nagdeklara sa isang press conference ang isang grupo na nagsasabi meron ng naisilang na opisyal na clone o yung artificial na tao. At dahil po dyan, nagimbal ang sangkatauhan. Nakita nila na, hindi na lang pala ito science fiction. And remember, this is early 2000. 2002 pa lang ito, katatapos pa lang ng Y2K, katatapos pa lang ng 9/11, at sobrang gulo ng mundo at biglang nandyan, may panibago na naman na isang controversial na nangyari, ang pagkasilang daw ng clone na tao. Ngunit kahit isang ebidensya hanggang sa oras na ito, ay as I speak, wala silang may pakita. Walang sanggol, walang litrato, walang kahit anong ebidensya. Nakakatawang isipin na ang mga tao ay pinipilit na pinabubulaanan ang manlilikha kahit meron silang nakitang ebidensya ng mga nilikha sa buong kalawakan at sanlibutan. Mas marami pa ang gustong maniwala sa cloning kahit walang ebidensya. Kaysa naman, sa maraming ebidensya, gaya ko at ikaw at lahat ng nilalang sa mundo na nagpapatunay na mayroong manlilikha, mas nais nilang maniwala doon sa walang ebidensya at nagpakilala pa ang may lalang sa pamagitan ng pagkakatawang tao sa katauhan ni Kristo. May ebidensya at nagpakilala manlilikha pero pinilit pa rin ng tao na huwag maniwala. Ngayon, tunghayan natin sa mga talatang na isulat kung saan nga ba nagsimula ang sangkatauhan ayon sa mismong salita ng Diyos na manlilikha. Ito'y naisulat ni Moises, ngunit ito'y hango sa mismong istorya ng Diyos na manlilikha. Ngayong hapon ang mensahe natin ay ang pagkakalalang sa tao ng banal na Diyos ay pagluwalhati sa kanyang walang hanggang kapangyarihan, kabutihan at karunungan. The creation of each man sa tao, sa atin, ay pagpapamalas ng kanyang kaluwalhatian. The showmanship or the display of His glorious works, of His mighty power is displayed in us, the image bearer of God. Sa unang punto po ngayong hapon, bago ako magtuloy, nakita niyo po ba ang ating sermon notes? Nasa GC? Paki-download na lang po para makasunod kayo. May space po yan at pwede niyo po yung sulatan sa inyong mga cellphone. Kasi hindi po yan printed. Sa unang punto po ngayong hapong ito, ang tao ay nilikha sa larawan at wangis ng banal na Trinidad ng Diyos. It is made by the Triune God. The man and woman was created by the Triune God. At sa panimula pa lang, sinabi, ngayon likhain natin, inclusive at ito'y plural in form, ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sabi ng iba na hindi naniniwala sa Trinidad, ang kausap daw ng Diyos, mga anghel. Hindi po. Kapag wangis at katangian ang pinag-uusapan, hindi sinishare ng Diyos yung kanyang wangis at imahe sa anghel. Ibang-iba ang pagkakalalang sa anghel sa pagkakalalang sa tao. Tayo lamang ang mga nilalang na sinabing image bearers o tagapagdala ng imahe at larawan ng ating Panginoong Diyos. Ang nag-create ay ang Triune God, Elohim. Yes, we believe that there is one God and the one God created
us human beings, kasama na lahat ng nilang sa buong mundo. At ang pagka-create niya ay sa pamagitan ng kanyang kalakasan, kaluwalhatian, kabanalan ng tatlong persona ng iisang Diyos. Ayoko nang pagtalunan natin o pag-usapan ngayon ng Trinidad dahil napag-usapan natin sa ating mga pag-aaral, pero gusto ko lang makita natin bilang punto na kung hindi ito kayang gawin ng isang Diyos na Trinidad, wag na lang nating pag-usapan kung siyang ba ay Diyos talaga. Kung isipin natin, imposible magkaroon ng isang Diyos sa tatlong persona at hahanap pa tayo ng ibang paraan, doon pa lang sa statement na imposible, ay pinatunayan lamang natin na siya ay makapangyarihan sa lahat dahil pinangyari niya yung sinasabi nating imposible. Yun po ang katotohanan ng pagiging Diyos ng Trinidad na Diyos. Sa ating pong unang punto, nakita natin na tayo'y ginawa o nilikha sa larawan at tuwangis ng Diyos. Larawan at tuwangis ng kabanalan ng Diyos. Ang tatlong bagay, ang apat na bagay. Ang una, ang personalidad na nagbubukod sa tao sa lahat ng hayop at halaman. Pangalawa, sa wangis at larawan ng Diyos, meron tayong moralidad. Pangatlo, meron tayong espiritualidad. At pang-apat, bagamat walang pisikal na katawan ng Diyos, dinisenyo niya ang tao upang magawa ng kanyang pisikal na katawan ang marami sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Doon lang po muna tayo sa number one. Personalidad na nagbubukod sa tao sa lahat ng hayop at halaman. Kung minsan nilalagyan natin ang personality, yung mga alaga nating hayop, pinapangalanan natin sila, minsan pati halaman kinakausap. Pero hindi yun isang paraan na meron tayong kapangyarihan na magbigay ng personalidad sa kanila. Ang merong personalidad lamang ay tayong mga tao kahit anong pilit natin. Ay hindi, si Coffee kasi talagang matampuhin siya, masayahin siya, matapang, minsan naman mapagbigay, masunurin. Kahit anong gawin natin, hindi yun maiahalin tulad sa personalidad na binukod sa tao kumpara sa Diyos. Ay, kumpara sa tao at hayop at halaman. Kahit yung orchid mo eh, tuwing umaga ay kinakausap mo, dinidiligan mo yan, at kinakantahan mo pa kahit sinabi mo, ay grabe, nginitean niya ako ngayon kasi nag-bloom yung bulaklak. Walang personalidad ang halaman. Ang may personalidad ay ikaw at ako bilang tao sapagkat ito'y hango sa wangis at larawan sa kabanalan ng Diyos. At yun ay nababase sa tatlong bagay. Una, ang ating kaalaman. Meron tayong intelligence, kaalaman. Pangalawa, meron tayong damdamin. May damdamin ba ang hayop? Nasaktan ng hayop. Pero yung damdamin gaya natin ng tao na napoproseso natin. Ang ating mga nararamdaman ay ibang-iba at napakalayo sa hayop at sa halaman. Ang hayop, kapag nasaktan yan, bawa yung aso, no? Napagalita mo, minsan napapalo mo o kung ano man, maya-maya, bati na kayo ulit. Ang tao, nagpoproseso siya ng emosyon. Nagpoproseso siya ng damdamin. At pangatlo, meron ang taong kalooban. He has a will. At yung kalooban na yan ang nagdidikta kung ano ang yung nature natin o kalikasan natin, yung nagdidikta kung anong gagawin ng ating kalooban. Kaya nga, ang tao na hindi na kakalaya pa sa kasalanan, siya ay alipin ng kasalanan, ang kanyang nature o ang kanyang kalikasan ay kasalanan, likas na masama. Dahil sa pagbagsak ni Adan at ni Eva, nahawaan tayo ng kasalanan, kaya ang ating human nature is corrupted with sin. Kaya ang kalooban niyan ay gumawa lamang ng kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, sa kanyang mga hinirang na niligtas, pinabanal at tinubos, ang kalooban natin ngayon ay kalooban na ng Diyos, at ang banal na espiritu na nanahan sa atin, kaya natin napipiling gumawa o kaya natin niluluob gumawa ng mabuti. Pangalawa, meron tayong moralidad. Hindi lamang personalidad na nagbubukod sa tao at sa hayop at sa halaman, ngunit meron tayong moralidad. Ang moralidad na ito ay dalawang bagay. Una, nagagawa natin gumawa ng mga moral na mga paghatol. Meron tayong moral judgment. Alam natin yung tama sa hindi. Alam natin na kapag tayo nakakasakit, alam natin pag nahihiya tayo, meron tayong mga moral na paghatol. At pangalawa, meron tayong budhi. Ano yung budhi? Yung kaluluwa.
Nandiyan yung ating personalidad din at nandiyan din yung ating konsyensya. Ang budhi na malinis ay nakakatulong makatulog sa gabi. Yung budhi ay yung kaloob-looban natin na kung saan ito yung tinatawag na konsyensya. Pag malinis ang iyong budhi, malinis ang iyong konsyensya. Ang hayop ay walang ganun. Kaya nga kapag ikaw ay pumatay na walang habas, ang tawag sa iyo, masahol ka pa sa hayop. Di ba? Kasi yung hayop, papatay lang siya kung by his instinct. Na isang araw, nanonood ako, may isang Rottweiler, pinapakain siya ng kanyang trainer or amo ba yun, pinapakain siya, sinusubuan siya ng, tawag doon, ng crackers, at nung tinap yung nung tao, yung noo, nung Rottweiler, yung kamay niya yung sunod na kinain. No? At nakita natin yung instinct ng tao, hindi na siya magdi-discriminate na ito yung kamay niya nagpakain sa akin. In his instinct, pag na-violate mo yung space niya, kakagating ka niya. That's the animal instinct. Hindi natin sila pwede sisihin. We must respect their space, their instinct. Hindi ka pa pwedeng pumunta sa dagat, tumalon ka sa kalagitnaan ng Pacific Ocean, na dagat Pasipiko, at magdala ka ng isang galon ng dugo at wag mong asahan mong hindi ka kakainin ng mga pating. Ang instinct ng pating, pag sila'y nakaamoy ng dugo, ay nakakabuhay ng kanilang pagkagutom sa laman. At hindi na yung magdi-discriminate, ay hindi naman to pagkain, tao ito. Hindi na yung magdi-discriminate. Wala silang kakayahan na magkaroon ng ganong klaseng konsyensya o paghatol. Larawan at wangis din ng Panginoong Diyos na binigay sa atin ay hindi lang yung moralidad, kundi espiritualidad. Tayo lamang yung may spiritualidad na nakakakonekta sa Diyos. Ang tao, kaya po sa dalawang bagay, una, ang tao ay ginawa para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ulitin ko po, ang tao ay ginawa para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Hindi tayo ginawa para makipag-ugnayan sa mga elemento, espiritu, mga maligno, impacto at mga hayop. Pero nangyari sa mga tao ngayon. Instead of us connecting and communing with God, ang mga tao naghahanap ng mga, alam mo, mga spirit questors, naghahanap ng mga duwende, mga maligno, mga aswang, kung ano-anong hinahanap. Bakit? Ayaw natin, dahil sa kasalanan ng tao, ayaw natin makonekta sa Diyos dahil alam natin, siya ay banal. Na kapag tayo kumonekta, may expose ang ating mga kasalanan. Pangalawa, sa ating espiritualidad, nasa antas ng espiritu na nakikipag-usap tayo sa Diyos. In the realm of the spirit, in the spiritual realm, ang ating komunikasyon sa Diyos. Hindi ito literal na pakikipag-usap, harapan sa tao, pero nakita natin, in our spirituality, may quickening, may conviction ng banal na espiritu sa atin, nakikipag-commune tayo. At ganun din naman sa mga hindi mananampalataya, meron din silang kinokontakt ng mga espiritu. Hindi natin dinidiscount yung spiritual evil, spiritual realm. Kahit sila ay nakakakonekta pa rin. In fact, mas ano nga sila, no? Mas sinasabi lang, ang claim nila, mas in-tuned sila sa spiritual realm. Mga atheists na hindi naniniwala sa Diyos, pero nagbababad sa mga droga para sila yung makarating sa isang realm na hindi naabot ng normal na tao. These are claiming atheists, but they believe that there's a spiritual realm. At napaka-weird. Nag-explore sila ng iba't ibang klaseng droga, mushroom, at kung ano-anong mga halaman na sinasabi lang natural para sila ay makakonekta doon sa spiritual realm. Pero hindi pa rin sila naniniwala sa Diyos. Pero yan ang espiritualidad na may kakayahan ng tao na makipag-ugnayan sa Diyos. Tayo lamang yun. Ang pang-apat, bagamat walang pisikal na katawan ng Diyos, dinisenyo niya ang tao, tayo, upang magawa ng kanyang pisikal na katawan ang marami sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. Ano ba yung mga ginagawa ng Diyos? Tatlong bagay na example natin yung umaga. Merong pandama ang Diyos. Siya'y nasasaktan, siya'y nagagalak. Sa binasa natin kanina, nalugod siya sa kanyang nilikha. Siya'y nag-iisip. Meron siyang karunungan. Let us make man in our own image. That's intelligence. Everything you see here on earth, every natural things na ginawa ng Diyos ay ginamitan ng karunungan.
Sabi nga nila, pag tinigdan natin yung a cell, yung cell or your organism, living organism as a cell, it's like a motor. Para siyang isang mechanical motor na hindi nila alam paano ito, gaano ka-efficient. May propeller, may power source, at lahat ito ay ginawa ng Diyos sa kanyang karunungan at hindi ito may replicate ng tao. Nagfe-fail ang tao para i-replicate ang natural. Isipin mo, bakit ang tao nag-imbento ng eroplano? Para marating yung mga hindi niya marating. At anong paggagayahan niya? Mag-i-imbento ba siya ng sarili niyang paraan? Hindi. Ino-observe niya yung mga natural na lumilipad ng mga hayop. Kaya ang disenyo ng eroplano, parang ibon. No? Pag nakita ka ng eroplano, parang octopus, it will not work. Unless may ibang power source. Pero makita natin, it's all based on its nature dahil ginagamitan ito ng pag-iisip. Pangatlo, pagplano. Kasama po dyan ang ating pagpaplano ay ginagawa rin niya ng Diyos. Ang pinaka-famous, isa sa mga pinaka-famous verses in the Old Testament, in Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, says the Lord." Yung plano. Meron siyang kakayahan magplano at ganun din tayo. Tayo'y nilalang ng Diyos bilang tao at nakikita rin sa atin ang pandama, ang pag-iisip, at pagpaplano at iba pa. Kasama po dyan yung mga bagay na mga natural na makikita natin na parang ginagawa rin o parang pinakikita rin ng Diyos na makakayanan. Gaya ng pag-amoy. Sinasabi sa Old Testament na ang offering ay mabangong samyo sa Panginoon. Sabihin, naaamoy niya. Ang pagpapakita na ang Diyos ay may malakas na braso. Sabi sa Isaiah, "I will lift you up with my righteous right hand." Ito mga anthropomorphic, binabanggit kini ni Brother Art na parang hinahalin tulad sa tao. Pero pagpakita natin na kung merong ganong description ang Diyos, ito'y dahil winangis niya ang tao sa kanya. At yun ang nakita natin sa ating mga sarili. Nakita natin sa pagkakalalang ng tao. Bilang tatandaan natin sa unang punto, ang banal na wangis at kalooban ng Diyos sa tao ang pawang naapektuhan ng kasalanan. Kaya tayo ay tinubos at pinapabanal ang ating mga personalidad, moralidad, espiritualidad at ang ating pandama. Bakit? When Adam and Eve fell, ito yung mismong naapektuhan ng kasalanan. Maintindihan natin na banal ang Diyos. At kahapon sa ating pag-aaral sa LBCF, sa mga naka-attend, sinabi ko doon na nakita ng Diyos si Adan at si Eva bilang mabuti. Banal. Ganap. At ano nangyari? Sa pagbagsak nila sa kasalanan, yung mga kaalaman, damdamin, kalooban na pinanggagalingan ng kanilang personalidad, moralidad, spiritual, at yung pandama nila, ano po nangyari? Ito yung na-corrupt. The sense of taste, the sense of sight, yung mga five senses, ito yung unang naapektuhan ng kasalanan. Hindi na banal. Samantalang, wala namang masama kumain ng bunga ng punong kahoy. In fact, binanggit yon, sinabi, lahat ng mga halaman ng punong kahoy na namumunga ay para sa inyo, ngunit may pinagbawal lamang ang Diyos. Pagpapakita na habang sila'y kumakain ng mga bungang kahoy na pinayagan ng Diyos kainin, ito'y isang banal na pagkain. Ibig sabihin, hindi sila nagkakasala. Pero sila'y nagsimula magkasala, ano na nangyari? Nag-deteriorate yung kalidad ng kanilang pagsamba sa Diyos. Hindi nakatanggap-tanggap. Kahit literal sa physical, nag-deteriorate na rin ang mundo. Imagine when God created the heavens and the earth, we were intended to be vegetarians. Hindi tayo kumakain ng karne. Ngayon, anong naging source ng maraming sakit? Karne. Kolesterol, lahat na siguro ng pwede yung maiisip na cancer, galing din sa karne. Bakit? Something was corrupted. May nag-fail. Para maintindihan natin bakit tayo dati vegetarian, in a naturalistic way, maintindihan natin, when God created the heavens and the earth, He made it perfect. Hindi ito yung kagaya ng nararanasan natin, yung napakainit, kailangan natin mag-aircon.
When God created the heavens and the earth, He created part of the earth was the firmament. The firmament, arguably, is made of water. And water is the best filter for you ultraviolet rays. At kung totoo na may, this is theoretical, if you may, at kung sinasabi sa salita ng Diyos na may tubig mula sa kalangitan na bumabalot sa mundo, in the atmosphere, can you imagine kung gaano ka-safe sa earth? Na sa punto na si Adan at si Eva ay hindi kailangang magdamit. Nakuha natin? Ang mga hayop ay hindi kinakailangan magkaroon ng kahit anong proteksyon. Si Adan at si Eva ay hindi nagdamit dahil sa mainit o dahil sa malamig. Hindi. Nagdamit sila dahil sa kahihiyan. Maintindihan natin, it is the result of sin. It's not because of the heat of the earth or the sun. But because of our sin, nagtuloy-tuloy yung kasalanan ng tao, kinurap na ang mundo. And up to the point ng makatikim ang lupa ng dugo ni Abel na dapat walang patay eh. In the first murder, nakatikim ang lupain ng dugo ng tao, everything changed. Bakit? Ano nangyari? Alam nyo ba na wala dapat yung cycle ng corruption o pag-decay ng tao ay hindi dapat nangyayari? Pero dahil sa pagkapatay kay Abel, nangyari yung hindi dapat mangyari na bago na yung food chain? Apektado ang lahat? Yung mga hindi natin makita ang mga insekto o mga microorganism na hindi dapat makakalasa ng dugo ay nakalasa ng dugo. This is just naturalistic. At kapag ganun nangyari, nagkaroon ng kabulukan dahil sa kasalanan. At ba't kina hindi vegetarian ngayon at pipiliin mo lang maging vegetarian? And the worst thing that you can do to your health is to be a vegetarian. Alam nyo ba yun? Why? Because vegetables cannot provide the needed protein for man to thrive and live healthily. Kinakailangan natin ng go, grow, and glow foods. Dati hindi. Halaman lang enough na. Bakit? The vegetation that God provided for man is perfect. Nandun na lahat ng nutrients na kinakailangan niya. Dahil hindi nakaka-harm yung araw. Dahil may protection na binigay ang Diyos. Hindi nga kinakailangang umulan para magkaroon ng diliga ng lupain. Nandun na lahat, kumpleto na lahat. But after the fall and when the flood happened, yung nagkaroon ng matinding pagbaha dahil sa galit ng Diyos, ano nangyari? Ang sinabi doon, yung firmament sa kalangitan, bumagsak sa lupa, yung tubig mula sa ibabaw ng atmosphere, bumagsak sa lupa, at yung mga tubig naman at mga bukal sa ilalim ng lupa ay sumambulat at ito'y nagpabaha sa bungsang katauhan. Anong resulta? The perfect balance of the ecosystem was affected. Kahit yung mga hayop dati na hindi naman kinakailangan kumain ng hayop dahil pinoprovide na ng plants yung needed nutrients nila, natuto na rin kumain ng kapwa hayop nila. At doon na rin nagsimula na ma-require tayo kumain na rin ng karne. Papasalamat tayo. Salamat Panginoon sa pagkain ko ng karne. Pero sa katotohanan, pagpasalamat natin, pero sa totoo lang, resulta yan ng ating kasalanan. Resulta yan ng kasalanan ni Adan at ni Eva na sila'y sumalungat sa kabanalan ng Diyos. Imagine, kinakailangan may mamatay para makakain ka at hindi naman yun ang disenyo ng Diyos. Dahil dyan, sa kabanalan at pag-ibig ng Diyos, nagbigay siya ng daan. At ang daan na ito ay si Kristo. Siya ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. At ang katotohanan na yan ang siyang nagtubo sa atin. Kaya tayo ay nangaligtas. Ang pangalawang punto ngayong hapong ito, ang tao ay nilikha na may banal na mandato. Ano yung banal na mandato na binigay sa tao? Letter A, pinag-utos niya na ang tao ay magkaroon ng kapangyarihan sa lupa. Dominion over the earth. Authority and dominion over the earth. Ito ay banal na mandato. Hindi ito para abusuhin ang tao na siya'y maghari-harihan sa mundo. Ngunit tayo'y ginawang katiwala ng Diyos sa lahat ng creation.
kung paano si Adan at si Eva ay nilagay sa Harden ng Eden at sinabi, alagaan ninyo, bantayan ninyo at palaguin ninyo ang Harden na ito. Ganun sa ang mandato sa bawat tao. Pangalawa, ipinag-utos niya na ang tao ay humayo, magpakarami at punuin ang mundo. We are mandated to go and multiply and fill the earth. Humayo, magpakarami at punuin ang mundo. Doon muna tayo sa una. Inutos ng Diyos na magkaroon ng kapangyarihan tayo sa lupa. Dahil tayo ay corrupted na ng sin, kapag may tsansa ang tao na maghari-harian in a certain place or certain plot of land, anong gagawin niya? Aabusuhin niya lahat ng resources. And only a God-fearing person will not do that. Pero dahil sa pera, anong ginagawa ngayon ng tao? Grabe yung pag-aabuso sa kalikasan. Baliwala na lahat. Kahit may mamatay o may maapektuhang iba. Pero part ng ating dominion ay yung magamit natin itong mga resources na to. Ngayon, ang wisdom sa atin ng Panginoon sa panahon na ito is to rule with wisdom sa mundong ito. Hindi tayo naniniwala sa global warming. Bakit? Ang global warming na sinasabi ng mundong ito na papainit ng papainit ang mundo ay natural. Ang pagpapalit ng weather ay natural na sa atin ngayon. Bakit? Huwag na tayo magtaka. We live in a broken world. And nothing that we can do can change that. Huwag tayong maniwala na kailangan nating i-rescue ang earth. Hindi tayo nilalang ng Diyos para iligtas ang mundo. Wawasakin nga niya ang mundo eh. And in fact, winasak na nga niya na isang beses. Ang mandato sa atin ay maging asin at ilaw. Hindi para iligtas ang Mother Earth na tinatawag ng sanlibutan. Hindi tayo dito nagmumungkahi na iligtas ang lahat ng mga kahayupan o kahalamanan o mga bundok at mga ano. Merong mga environmentalists tumitira sa taas ng puno para wag putulin ang mga puno. Para ang ganda tignan, pinoprotektahan nila ang gawa ng Panginoon. Pero kung titigdan natin ang mabuti, mga kapatid, hindi yun ang mandato sa atin ng Panginoon na pagpoprotekta. Kahit ma-preserve natin ang isang milyong ektarya ng mga puno, kung ang tao ay makasalanan, sa impyerno pa rin siya pupunta. At anong mangyari sa mundo? Ang Diyos pa rin ang wawasak. This world is already condemned to destruction. It's not worth saving. Sino nililigtas natin? Yung mga tao na nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. But this earth is condemned already. Does it mean na bahala na tayo, magtapon tayo ng basura kahit saan? Sira naman na yan, huwag na tayo mag-aksaya ng panahon para ma-preserve ang mundo. No. It only means na may mas mahalaga tayong prioridad. Na kesa magsisigaw tayo dyan na no to coal mining, yung mga pagligtas sa global warming, yung mga ganyan, kesa mag-aksaya tayo ng mga boses natin at lakas natin. Anong mandato sa atin ng Panginoon? Be the salt and light of the earth. Let's preach the gospel to this dying world, sa namamatay na mundong ito. Yun ang ating mandato. Pangalawa, pinag-utos niya na ang tao ay humayo at magpakarami at punuhin ang mundo. Can you imagine, after the fall, and when God said, fill the earth, humayo kayo at magpakarami, ang gusto ng kaaway ay yung mga anak natin ay mamatay ng mamatay at pumatay. At ganun ang nangyari sa buhay ni Cain at Abel. Pinatay ni Cain si Abel. At imagine, yung maging kaapu-apuhan ni Cain ay anak at apo ng isang mamamatay tao. Nabahiran na ng kamatayan, ng murder, ng pagpatay ang ating lahi. At dahil dyan, sa lahat ng mga ipanganganak ay kasama na doon yung kasalanan ng pagpatay. Pero ang mandato pa rin ng Diyos, humayo kayo, magpakarami at punuin ang mundo. Bakit?
Dahil sa pagpaparami ng tao, yun ang paraan ng Diyos para maisilang ang Mesiyas na si Kristo Jesus. Pero pinipilit itong sirain at gupuin ni Satanas. Kaya huwag kayong magpapaniwala na overpopulated ng mundo. Hindi po. Hindi problema ang overpopulation. Ang problema natin is we are underpopulated yet overly urbanized. Kokonti ang tao pero pinagsisiksikan tayo sa napakaliit na lugar. Yun ang problema natin. Pag tinignan natin sa Pilipinas na lang, gano'n ka lang, pag ikay bumiyahe, may napansin ba kayo na siksikan talaga ang tao? Siksikan sa bus, posible. Pero nangyari, dahil sa ganid ng tao, nagdadamutan tayo sa resources na dapat pinovide sa atin ng Panginoon para sa ating lahat. So, overpopulation is a myth. Hindi totoo yan. Kahit ano pang sabihin ng WHO o kung anumang UN group na nagsasabi na overpopulated ang mundo, hindi. Napakalawak ng mundo at araw-araw may namamatay. Hindi problema ang populasyon. Ang problema ay yung kasalanan ng tao. Kasalanan ang problema. Kaya nga sa atin, ang mandato sa atin, mag-anak kayo. Humayo kayo at magpakarami at punuin ang mundo. Hindi, pastor, kasi wala tayong makain eh. Paano ko pag-aaralin na aking mga anak? Anong pang bibili ko ng iPhone ko dyan? Anong pang bibili ko ng sasakyan yan pag lumaki yan? Teka muna. Set your priorities straight. Ayoko muna mag-anak kasi, pastor, hindi ko ma-enjoy yung pag-aasawa namin. Magta-travel muna kami, punta muna kami sa mga lugar na napupuntahan namin na hindi pa namin napupuntahan kasi pag may anak na kami, hindi namin mararating yun. Mahirap na. That's a direct rebellion against the mandate of God na sinabi, go and multiply. Hindi rason yung mga kapritso natin para hindi natin loobin yung kalooban ng Diyos. Ito yung mandato para sa atin. At ito yung mandato para sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano na niredeem ng Panginoon, bilang pastor, sasabihin ko rin, i-reiterate ko yung sinasabi ng Diyos, go and multiply. Bakit? I believe that every God-fearing parents will produce God-fearing child. Bakit? Mandato natin na turuan ang ating mga anak na magkaroon ng takot, ng banal na pagkatakot sa Diyos. Imagine kung tayo dito ay nagpo-produce ng maraming babies, yan kagaya, bagong-bago, mainit na mainit pa, si Loris, si Hugo, bagong-bago. Imagine, tayo na dadagdagan organically. At naniniwala ako dahil sa probidensya at banal na espiritu na nasuma sa atin, mapapalaki natin sila na may takot sa Diyos. And that's something na dapat inaatupag natin, mga kapatid. Bilang tandaan natin, ang hindi pagtupad sa mandatong ito ng walang kabanalan ay mas lalong nagsasanhi ng kasalanan at kaguluhan sa sanlibutan. Kaya nga, ang pawang tinubos ang magiging asin at ilaw sa mundo habang ang mga mandatong ito ay tinutupad. Ano ang ibig sabihin? Imagine kung ang gumagawa nito ang anak ng anak, ang nagpaparami ng mga anak ay yung mga walang pagkakilala sa Diyos. Anong pinoproduce nila? Eh di mga anak din na walang pagkakilala sa Diyos. Kung ang mandatong ito ay tinutupad, yung kapangyarihan sa lupa, ay yung mga tao na walang takot sa Diyos, aabusuhin nila ang sanlibutan. So anong mandato sa atin, mga Kristiyano? Eh di tayo maging asin at ilaw. Tayo yung mag-produce ng maraming kagaya natin. Hindi lang sa pamamagitan ng evangelism. Kasama dyan yung natural na paraan ng panganganak. Mga kapatid, kung iniisip mo, dalaga ka pa, binata ka pa, ay ayoko magkaroon ng anak. Kasi ganito, ganyan, anumang rason mo, ang sabi ng Diyos, humayo kayo at magpakarami. Ngayon, para sa mga nalulungkot na hindi pa magkaroon ng anak, hindi naman kasalanan kung talagang sinusubukan at hindi magkaroon. Pero may mandato rin, alagaan natin yung mga iniwan, mga naulila. May paraan. Anong punto? Sundin natin ang kalooban ng Diyos sa larangan ng kabanalan. Dahil kung walang kabanalan at hindi tinubos ang gagawa niyan, imagine, I've heard this story about a certain person, a homosexual, na ampon ng maraming mga bata.
Milyonaryo siya eh. Kaya niya mag-ampun ng marami. Can you imagine ano yung values na ituturo niya? Walang tatay, walang nanay, siya lang ang parent. Paano na lang lalaki itong mga batang ito? Pangatlong punto po ngayong hapong ito, ang tao ay nilikha lamang ng Diyos bilang babae at lalaki lamang. Babae at lalaki lamang. Ang kasarian ay nakabase sa biolohiyang pagkakalikha ng babae at lalaki. Ulitin ko po, ang kasarian ay nakabase sa biolohiyang pagkakalikha ng babae at lalaki. The gender is based on our biological sexuality. Hindi fluid ang gender. Wala kang makikita sa kahit anong totoong siyensya na sinasabing pwede mong piliin ang iyong kasarian at yun ka na. Yun ay isang kathang isip. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalatayang Pilipino, kapag may paandar na ganyan, kontrahin na natin habang hindi pa lumalala. Bakit? Malaking problema to sa West ngayon. Parang mga baliw na mga tao. Basta sabihin kung ako'y babae, babae na ako. Ang kailangan na lang, mag-transition ako for 2 years with hormone therapy and eventually magpaka-straight ako. Hindi magpaka-straight ha, na magpaka-tuwid, kundi magpaka-straight, magpaputol. Ganun ang solusyon nila. Nakakalungkot sapagkat naniniwala dito yung mga progresibong bansa na sinasabi nila, kami yung matatalino, kami yung merong sibilisasyon. Sobrang talino, balik atsoy na eh. Mula sa maraming alam na wala na ng alam. Pinapamalita nila na ang modern society ngayon ay yung tumatanggap sa mga kahit anong gender, LGBTQ pa yan, at pwede na silang mamili kung anong gender nila, pati pronouns. Sinasabi na ang aking pronoun ay they, them, because I'm non-binary. Ano yung they, them, non-binary? Simple lang ang buhay. Babae at lalaki. Di mo nga masolusyonan yung ingrown mo, poproblemahin mo pa yung kasarian mo. Yan ay binigay ng Diyos na napakalinaw na dapat mong ipamuhay at tayuan ang mandato mo bilang lalaki at bilang babae. At yan ang pinakamagandang ginawa. Sinabi ng Diyos, ito'y mabuti at sila'y pinagpala ng Diyos. Pangalawang punto, ang babae at lalaki ay may kanya-kanyang gampanin. Meron tayong kanya-kanyang gampanin. At di kailanman magkatunggali. It's not a battle of the sexes. It's never been a battle of the sexes. It's not against men and women. Sa mga bata lang yan, yung mga elementary. Girls versus boys. Kami, mga boys kami, kayo mga girls. Pambata yun eh. It's not about feminism or chauvinism. Ang mga feminists, pinaglalaban nila ang karapatan ng mga kababaihan. Ngayon ang pinaglalaban na nila ang karapatan ng lalaki maging babae. Bulastugan yung mga ganong kaisipan. Ang feminist icon ngayon, lalaki. Imagine, dito sa Pilipinas, ang nanalo po nung kamakailan sa Metro Manila Film Festival, yata yun, ay isang transgender. Anong pinanalunan niya? Best Female Supporting Actress. Female ha, pero lalaki siya na nagbibihis babae. Kahit pa sabihin na bago na yung kanyang pinutol na kung ano man yung natanggal sa kanya, siya ay biological na lalaki pa rin. At sinong biktima? E di yung mga feminista na nagsasabing, girl power, woman power, naloko kayo. Ang nanalo, lalaki. Miss Universe, ang nakabili ay isang transgender din. At sinasabi, woman power, pero siya, lalaki siya. Maraming magagalit sa akin. Baka iban pa tayo sa social media o sa YouTube. Pero huwag tayo maglokohan dito, mga kapatid. A man cannot be a woman, and a woman cannot be a man. Kahit ano pang tanggalin mo dyan, pag ikay namatay, kahit bilyong taon ng libong taon na nakalipas, pag hinukay yung mga buto mo, ang sasabihin, this is a male skeleton. This is a female skeleton. Alam pa rin. Sabi nga ng isang famous na homosexual, sabi ni Ricky Reyes, huwag na kayo mag-demand ng kung ano-ano pang rights. Sabi niya, ang bakla, kapag iyan ay giniling, kahit pang gawing hamburger yung bakla,
kinu-quote ko po ha, hindi exact words ha, pero sabi ni Ricky Reyes, ang bakla kapag hilingin mo at gawing hamburger, ang labas niyan baklang hamburger pa rin. Hindi magiging babaeng hamburger yan. Bakla nang nagsabi nun. And I'm saying this, why? Because I care. I care about you and me, our future children, my friends who are in this homosexuality lifestyle. I care about them. At may solusyon dahil sa kasalanan, kaya nagkaganon, sumasalungat tayo sa kalooban ng Diyos, pilit nating sinisira ang ating pagkatao dahil sa kasalanan, pero may solusyon. The Lord God gave Jesus Christ. Siya ang nagtubos sa atin. Sabi po ni David Guzik, it is vain to wonder if men or women or women are superior to the other. A man is absolutely superior at being a man. A woman is absolutely superior at being a woman. But when a man tries to be a woman or a woman tries to be a man, you have something inferior. Ang problema ngayon in women sports, ito'y ini-invade ng mga kalalakihan na mediocre if not sobrang baba ng standard at hindi makapag-compete sa kalalakihan in men's sports. At because men are built different, they have a different body mass and skeletal structure, mas matigas at mas malalaki ang ating mga buto, mga kalalakihan, when they compete in women's sports, nagdo-dominate sila. But they are the most weakest men in their field. Pero makita natin, nagko-compete sila, hindi lang sa swimming. There was this one competition, a martial arts competition, naglaban ang isang transgender, lalaki ito, at isang tunay na babae, nagkaroon sila ng match, at sila'y nagbakbakan sa loob ng octagon, at nabasag yung bungo ng babae. Ganon kalakas ang lalaki. Kahit sabihin mo pang, siya na yung pinakamahinang lalaki, iba ang body mass ng lalaki, magkaiba. And the moment you think na you will be better as a woman, you fail. You are the worst version of a woman if you're a man trying to be a woman. And if you're a woman trying to be a man, you are, well, in fact, hindi ka version, you are not a man or a woman na iniisip mo. Ikaw ay dilikha ng ayon sa wangis at sa imahe ng Diyos. Tandaan natin, ang banal na wangis at kalooban ng Diyos sa tao ay pawang, ang pawang na epektuhan ng kasalanan. Naulit ko lang po palang aking note. Tama po ba? Hindi pala. Ang banal na wangis at kalooban ng Diyos sa tao ay ang pawang na epektuhan ng kasalanan, kaya tayo ay tinubos at pinabanal ang ating mga personalidad, moralidad, espiritualidad at ating pandama. Naulit nga lang. Mukhang nabura yung aking panghuli. Anong punto natin na dapat nating tandaan ngayon? Ang pagkakalalang ng Diyos sa lalaki at babae ay may mandatong napakahalaga. At ito'y pilit na winawasak ng kaaway. So ano dapat maging attitude natin towards this in the creation view? Banal ang Diyos na naglikha sa atin. At banal ang pagkakalikha sa lalaki at babae. Ito'y bumagsak sa kasalanan. At lahat tayo naapektuhan ng kasalanan. At kasi Huda, ikaw ay babae, lalaki, o ano mong pagkatingin mo sa iyong sarili, kahit part ka ng LGBTQ, this is the same God. Ang Diyos pa rin na banal, 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 na yung pinagkasalaan ang nagbigay ng paraan ng kaligtasan. It is this, the same God na nagbigay ng paraan para malampasan mo o makalaya ka sa pita ng laman. Yung nais mong wasakin ang iyong sarili. Ang Diyos din ang nagbigay niyan. Kung sinong tagapagligtas ng mga tunay na lalaki at babae at sa mga nagpapanggap na tunay na babae at tunay na lalaki na nagpapanggap, ay parehas din na Diyos na nagligtas. It's the same God. It's the same grace. It's Jesus Christ na tumubos sa mga makasalanan gaya natin at gaya ng mga lumalaban sa Diyos na nagbabago ng kanilang kasarian. Sa aking pagtatapos, noong natapos ang Diyos sa paglikha, tinignan niya ito lahat at winikan niya na ang lahat ng ito ay mabuti at lubos niya itong kinasiya. Simula nang nagkasala ang tao, ang kabutihang iyon ay nawala at ang kasiyahan ng Diyos ay napawi ng puot.
Salamat sa biyaya ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Binigay niya ang mabuti at walang bahid, tungis at kasalanan ng kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa kanyang mga hinirang. At iyon ang naging sanhi upang ang mga sumasampalataya sa natapos na gawa ni Kristo ay ariing matuwid, mabuti at kasiyasiya sa paningin ng Diyos. Tayo bilang tao ay nagkasala laban sa Diyos. Ang tanging paraan ng ating kaligtasan ay si Kristo Jesus. Siya ang daan at katotohanan at ang buhay. Sa paglikha niya sa atin, na tayo ay ginawa sa kanyang wangis, sa kanyang imahe, iyon ang nais ibalik ng Diyos sa muling sa pagkapanganakang muli in the regeneration of a believer. Bilang bilang hamon, bilang isang nilalang ng Diyos, naibibigay mo ba sa Kanya ang angkop na pagdakila at pagsamba? We are created by God to worship Him, to honor Him, to glorify Him, and enjoy Him forever. Now, pinagsusulit ba natin yung angkop na pagdakila at pagsamba sa Kanya? Una, sa ating sexualidad, pagiging lalaki at babae, gampanan natin ang mga mandatong binigay ng Panginoon sa atin sa banal na paraan. Huwag natin itong tatawirin. Kung hindi mo asawa, huwag mong galawin. Kung gusto mo pang asawa, ligawan mo ng mabuti. Huwag kang tumatawid sa mga pinagbabawal na salita ng Diyos. Dahil may pangako ang Diyos na magandang kinaharap para sa kanyang mga anak. Tayo dapat ay mamuhay ng may kabanalan sapagkat banal ang naglikha sa atin. Bilang nilikha sa wangis at imahe ng banal, banal, banal na Diyos, na isasalamin mo ba ang kanyang kaluwalhatian at kabanalan sa iyong pamumuhay? Ating pagbulay-bulayan araw-araw. Kapag ba tayo lumalabas, nakikita ba sa atin ang pagiging Kristiyano, na isasalamin ba natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos? Para sa mananampalataya, ikaw ay nilikha ng banal na Diyos, kaya mamuhay ka sa kabanalan. Ikaw ay niligtas ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at hindi para sa iyong kayabangan. This is not to take pride in our being. Ito ay para iluwalhati ang Diyos sa pagkakalalang sa atin. Ikatlo, ikaw ay nasa ilalim ng soberanya ng banal na manlilikha, kaya ikaw ay magpasakop at sumunod. Hindi ka ipapahamak ng Diyos. Ginawa ka niyang babae, ginawa ka niyang lalaki, at dyan ka magbubloom. Dyan ka gagamitin ng Diyos. Dyan ka pagpapalain ng Diyos. At dyan mo siya mapaglilingkuran ng tapat. Para sa hindi mananampalataya, malaman mo na hindi ikaw ang Panginoon ng iyong buhay. Hindi ikaw ang Panginoon ng iyong buhay. Ikaw ay nilikha ng Diyos na banal, 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 at ikaw ay nagre-rebelde sa Kanya. Dahil sa iyong pagkakasala, kaya magsisi ka sa iyong kasalanan at manampalataya kay Kristo at sa kanyang natapos na gawa sa krus para sa iyong kaligtasan. Magsisi ka at manampalataya ngayon at hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat sa iyong salita na patuloy na gumuguhit at sumusugat sa aming mga puso para maipakita nito, Panginoon, kung anong nilalaman at ito'y tumalima ayon sa iyong kalooban. Dalangin po namin bilang mga nilalang mo, patuloy nga naming luwalhati ng iyong pangalan sa aming pamumuhay na may kabanalan. Sapagkat nung kami nilikha mo sa iyong wangis, meron kang mandatong binigay sa amin na maipakita ang kabanalan mo sa pamamagitan ng aming pamumuhay. At yun ang nais naming mangyari sa aming buhay sa araw-araw. Maipakita namin ito sa pagiging babae namin at sa pagiging lalaki namin. Maipakita namin ito sa aming pagpapamilya, sa pagpapalawak ng aming nasasakupan, sa aming mga anak, at maging sa aming pamumuno sa aming mga nasasakupang mga lupain. Salamat o Diyos, dahil itong mga bagay na ito ay ginawa ninyo upang may pamalas sa buong sangkatauhan, sa buong mundo, sa buong sanlibutan ng iyong kaluwalhatian at sa aming mumunting mga buhay, Panginoon. We are so insignificant. Pero Lord, pinili mo kami na maging parte ng pagpapakita ng iyong kaluwalhatian. Ito'y dahil lamang sa biyaya mo at wala kaming may pagmamalaki. Kaya anuman ang aming mga tinatangkilik, mga success na nararanasan, mga tagumpay na aming naaabot, Panginoon, mga
bagay na nagagampanan, Panginoon, ito'y papuri sa iyo at hindi sa amin. Ito'y pagsamba sa iyo. Ito'y pagluwalhati sa iyo at hindi sa amin mga kayanan. Salamat o Diyos sa patuloy mong pagpapaintindi sa amin ng iyong ebanghelyo nagtutulak sa amin upang ikaw luwalhatiin bilang iyong mga nilikha. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen. Atin